Yo, what up sa inyo lahat, WB Milechon. Tayo mula andito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa Aerial TV, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, malaking isla at base ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May bagong daungan ng barkong pandigma. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, pinakamalaking isla at base militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea i-upgrade. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Humihiling ang Department of Transportation ng 300 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng bagong sheltered port sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang naturang budget ay nakapaloob sa hinihiling ng ahensya na pondo para sa 2025. Sa ilalim ng Maritime Infrastructure Program, ang Pag-asa Islands ay may layong 518 kilometro sa kanlurang bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan. Mayroon itong lawak na 37.2 hectares, sa kasalukuyan ay gumugulong na rin ang pagpapalawak sa 1.3 na kilometro runway sa airport nito upang ma-accommodate ang mga mas malalaking aircraft. Siguradong magagalit na naman dito ang China dahil ayaw na ayaw nilang mas pinapalakas pa ng ating bansa ang mga hawak nating isla at bahura sa West Philippine Sea. Muli na naman silang magpoproteste sa pagdadala ng mga construction materials ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit na ito ay legal at naaayon sa international law dahil pasok ito sa teritoryo ng ating bansa. Pinaigting pa ang Air at Naval Patrol sa Escoda Shoal bilang suporta sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanua, na paulit-ulit na binangga ng mga China Coast Guard vessel noong Sabado ilang araw lamang matapos itong magkaroon ng mga katulad na insidente na kinasasangkutan din ng mga Chinese. Ginawa ng tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag sa gitna ng pagtaas ng presensya ng mga barko ng China sa lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngunit nilinaw ng Philippine Navy official na ang pinaigting na pagpapatrolya ay hindi nangangahulugang ng pagde-deploy ng mas maraming asset sa lugar. Aniya, binabantayan ng BRP Teresa Magbanua ang lugar dahil sa mga napaulat na tambak na durog na corals, kaya't nais aniyang matiyak na hindi ito man-made. Kaya't pinaigting ng Philippine Navy at Air Force ang kanilang pagpapatrolya sa dagat at sa himpapawid. Subalit nilinaw din ng opisyal na hindi ito tungkol sa kung sino ang may mas maraming bilang ng mga barko sa Sabina o Escoda Shoal. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na magsampa ng bagong arbitral case laban sa China kasunod ng insidente kamakailan sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, lahat ng posibleng opsyon ay pinag-iisipan upang matugunan ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened, and not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessel. And to which they responded? Well, they have accused us as usual of doing this and that, but obviously it was just there through innocent passengers just moving, and we were surprised why this incident happened. Sir, legal action. Are we near to filing another arbitral? Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think seguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly, it doesn't help the situation in Vietnam. Idinagdag ni Manalo na sa mga susunod na araw o linggo, inaasahan nilang magkakaroon sila ng mas malinaw na larawan sa direksyong dadalhin ang isyong ito. Samantala, gumagawa na rin ng mga kinakailangang hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para formal na may parating ang kanilang reklamo sa China, kaugnay ng insidente sa Escoda o Sabine Shoal sa West Philippine Sea. Nabanggit ni Manalo na layunin ng Pilipinas na ipaalam sa China ang lumalaking tensyon, lalo na kung isa sa alang-alang na ang paggalaw ng sasakyang pandagat ng Pilipinas ay inosente. Gayunpaman, binigyang diin ng kalihim na gaya ng nakagawian, patuloy na inaakusahan ng China ang Pilipinas ng mga ilegal na aktibidad.
Sa kabila ng malinaw na paglabag ng China sa mga internasyonal na batas pandagat, sa isang panayam naman kay Commodore J. Tariel at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, sinabi nitong mananatili ang BRP Teresa magbanua sa Escoda Shoal kahit anong mangyari, sa pagtatanong kay Commodore kung ano ang plano ng ating PCG matapos banggain at mabutas ng China ang mga barko ng Pilipinas, at ang planong ubusin din ng China ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbangga. Anyway, paanong diskarte natin dito sa ginagawa na naman pangarap, binutas na naman. Yung barko natin, parang magkakatotoo yung sinabi namin sa iyo dati, na baka ang gawin nila, uubusin nila lahat ng barko, sisirain nila ang barko natin. Mm-hmm. Paanong diskarte natin dito sa latest? Well, una sa lahat, Sir Alvin, no? Despite of the damages, no, na tinamo ng ating BRP Teresa Magbanua, mm-hmm. ang ating pong Commandant Admiral Ronil Gavan has expressed his commitment to the President. Kahit anong mangyari, hindi po aalis ang Teresa Magbanua dito, mm-hmm. no? Regarding to respond ito sa mga susunod na hakbang natin, Sir Alvin, this was already being discussed and thoroughly planned out ng ating pong National Maritime Council, no, kasama ang National Task Force West Philippine Sea. And unfortunately, right now, I cannot disclose to the public kung ano ang operational details na susunod na hakbangin ng Coast Guard para tugunan itong panibagong harassment ng China. So, dahil sa pinsalang tinamo ng BRP Teresa Magbanua, sinagot ng Philippine Coast Guard ang tanong kung papalitan ba ang mga nakadeploy na barko ng Pilipinas. Sinabi naman ng PCG na mataas pa rin ang moral ng ating kasundaluhan sa West Philippine Sea matapos ang paulit-ulit na pag-atake ng China. As committed to the President, kahit anong mangyari, despite of the bullying and escalatory action of the Chinese Coast Guard, BRP Teresa Magbanua will not pull out, we will not withdraw in Escoda Shoal, unless otherwise there will be another replacement vessel on the part of the Philippine Coast Guard to ensure our presence and to show our flag in Escoda Shoal. Okay. Kung wala pa tayong barko na dadating dyan para pumalit sa Magbanua, then the Teresa Magbanua will continuously maintain its presence there, and she's not going to sail back to Palau. You know, sir, I'm blurry, no? Ang atin pong mga tao pa rin naman sa onboard BRP Teresa Magbanua remains to be on high spirit, mataas ang moral. They know the danger and the responsibility on their shoulders now to make sure that they will hold the line for our presence to maintain in Escoda Shoal. No? Kasama na yan sa ating sinumpaang tungkulin. And as I said, no, the Coast Guard personnel on board Teresa Magbanua, based on their last conversation with the commandant, they are on high spirit and they are happy with their patriotic duty na ginagawa pa sa bansa natin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalits natin, ay mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan na kung sana ito nga, yung umano ya talagang pagbibigay pondo, no, sa ating pwedeng gawin nga, no, sa bahagi ng ating soberanya o teritoryo. Na kung saan ito nga, yung ating base nga na talagang i-upgrade, no, na karapat dapat lamang na matugunan, na talagang talagang palakasin, na talagang patindihin pa syempre yung ating mga base dyan, no, yung ating mga nasasakupan ay mabantayan pa nga, no, sa pamamagitan nga ng pag-upgrade o paglalagay at paglalatag nga ng pupwede at pupwedeng ipantugon natin laban nga, no, sa mga panghimasok o mga tinatangkang mga patuloy na gawain hindi tama, lalo-lalo na ng mga checkwang to. Kaya talagang kamakailan lang ay talagang patuloy na binubutas yung ating barko, patuloy na binabangga nga itong mga hinayupak na to. Na ngayon nga, ito nga yung nagiging hakbang, no, na mas patatagin at palakasin pa, talagang i-upgrade at karagdagan pa syempre na pondo, no, dito nga, no, sa bahagi ng ating teritoryo o soberanya na pwedeng ang paghimpilan o daungan nga ng ating mga barko o pwedeng latagan ng anumang pwede nating ipantugon laban sa mga nagtatangkang hindi maganda, no, sa bahagi ng teritoryo natin. Ito ya, karapat-dapat lamang na tuluyang mabigyang pansin na talagang tuluyang malagakan din, no, ng karampatang solusyon yung ating mga teritoryo na mas palakasin at palawakin na talagang pagandahin pa ito. Talagang makakapagbigay nga ng magandang serbisyo, lalong-lalo na
dito nga no, sa ating mga barko o sa ating ukbo o hanay na talagang naghihimpil o pwedeng ang dumaong no. Dito nga no, sa pag-asa o dyan nga sa teritoryo nga ating dapat lamang protektahan laban nga sa mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to. Na ngayon nga ay mas patindihin pa at talagang mas ipakita ng ating bansa na kaya din nating gawin yung mga hakbang na talagang pwede at pwedeng tumugon laban nga sa mga manghihimasok ng mga banyaga nga kagaya na lamang ng mga Chekwang to no, na ito nga ang isa sa talagang mas lalo pa nga binibigyang pansin ngayon na talagang pinagtutuunan ngayon ng ating bansa nga no. At dyan pa nga yung nga patuloy na paninindigan nga ng ating hukbo o hanay no, sa bahagi ng ating teritoryo na kung saan nga na hindi nga pag-aalis no, ng ating barko na patuloy nga hinahangad ng mga Chekwang to na maalis itong barko nga natin dito sa bahagi umano ng Sabina nga. Patuloy naman sa paninindigan ng ating puwersa dyan na hindi tayo aalis o hindi natin lilisanid yung ating teritoryo. Tama lang naman dahil atin ito at hindi dapat ang makinabang dito itong mga Chekwang to na patuloy na ginigit siyempre ng ating hanay dyan at puwersa natin na talagang hindi tayo aalis. At patuloy na pinapakita sa mga Chekwang to na tayo ay maninindigan lamang no, sa ating teritoryo na talagang hindi mapupunta o mapapasa kamay ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to no. Kaya ito yung pagpapakita rin ng talagang hindi nga no, pagkatinag ng ating barko sa kabila ng pinagagawa nga ng mga kinahiupakan ng mga Chekwang to ng China. Na ito nga ay pinapahayag lamang na talagang patuloy at patuloy pa rin sa ating mga aktibidad o hakbang laban dito sa mga Chekwang to at patuloy na talagang ating barko ay maghihimpil at maghihimpil sa parte ng ating teritoryo o soberanya nga no. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!